see best that there is no air movement, no wind. Aircon is okay as long as it is not directly hitting the work area. Actually, you can filter the air of the aircon. You have a 3M particulate filter. Okay? So, our first line of disinfectant basically is ethanol and phosphorus. Ethanol. This is the alcohol lab. This is the alcohol lab. Laging katabi ito. Para kung ayaw na nyo, tataklupan ka. Ito, pag may sindi na, huwag niyo isosolid doon. Okay? So, painitin na lang niyo. Okay, tumawa. Yung mga masteral students sa UP, nasunog ngayon itong alcohol. May glass dito, dalawang butas lang yung pinasukan ng kamay. Biglang, ay may glass nga eh. Pag nagpapanik ang tao kung ano-ano kasing ano, ginagawang katangahan. Okay. So, pag nasanitize na niyo yan, so, susunugin niyo ha, hindi ganun lang. As you can see, this is very hot. You know, pumubula pa eh. Pagkatapos, huwag na kayo magtaka kung bakit yung kinuha niyo tissue ay namatay. Naloto. So, palamigin niyo muna, may resting area, malamig na sa kanyang gagamitin. So, that takes several minutes. Okay? Kasi, yun ang most common mistake ng beginners. Okay? Yung niluluto yung ano, yung tinatanim. Okay. Our assumption for microtechnique is very simple. If we have particles in the air, if we assume that all contamination comes from the particles in the air, and if we assume that the particle will drop straight down. So, if we open the bottle, pok! Pwede sabihin mo, sumabog na nga yung dumi, daming kagaw. It will drop here and here. Sinong taga-ati yun? Okay. So, if it drops here, okay lang. If it drops here, hindi okay, papasok eh. So, susunugin niyo yung ilalim. Yung mga nag-train sa mushroom, huwag kayong ganun. Ay, huwag kayong tumawa. Puro auntie yun, nakikita ko nagkaganon ha. Pwede na dito lang naman maglalanding yan at saka dito. Kung gusto mo, matapos yung sunugin yung gano'n, baliktad mo lang gano'n. Madali na yun. Nasa labas naman eh. Ang delikado dito sa bunganga. Okay? So, by firing it, you sanitize that area. Huwag na
Okay? So, this is the basis of your movement. Oh, nagtalo pa. Pag sinunog niyang ganon, normally, kung maliit ang bunganga, okay lang na itindig. I'm talking about laminar flow and non-laminar flow. Basta, maliit lang yung puwerta, okay lang, kasi mas kukunti yung maglalanding dyan. Pag naglanding, diretso sa medium mo. So, mas maganda, ganyan na lang. So, lagyan yung ano yan, para hindi gumulong. It can be a plate, it can be alambre na nakaganon. It doesn't matter, basta hindi siya gulong-gulong na ganyan. Okay? So, pag sunog nyo, ilalapag nyo ganon, it's safer to have it like this. So, pwede mo yung sunugin. Kung may maglalanding dito lang, eh, maglanding dito, pakialam natin. Pwede yan, pero OA kalaki. So, saka, yan, nakabaliktad, baka yung tubig kumaba. Okay lang. Better than nothing. Dapat ang ganun dyan. Okay. Better. Yung iba naman, ang gusto, nakaharap dun sa apoy. Masigurado daw. Ito kanya-kanyang lihiyon na yan. Okay. So, you can make it rest like that. Now, the petri dishes, meron dyan ano? The same assistance. Sige, sir. Petri dish na septic. Septic. Color blue. When you open your petri dish, pagbukas nyo nito, diba itong ano, bukasan. Dapat yung takip na nasa itaas. Pwede na rin. Assuming na wala yung color blue, ha? Pag magbubukas kayo nito, huwag yung nakaganoon na matagal. Kung hindi kailangan, nabuksan, takluban nyo. Ganyan lang. And, kung bukas yan, hindi ni dadaan yung kamay sa ibabaw, at yung botelya hindi dadaan sa ibabaw. Baka malaglag yung nalaglag dito yung talon doon, magpatiwakal. Okay? So, yung ano, yung open surface, mas maigi, tatakluban. O kung bukas, walang idadaan sa ibabaw. Not even this one, not even the, ano, yung hand. Kasi marami ding nakadikit dyan eh. Lalo na, yan o, kung ano nung pwede dumikit dyan. So, basically, ganun lang. Kasimple, yung micro technique na gagamitin nyo sa loob. You'll be using the same technique whether you have laminar flow, box, transfer box, or you just spray the air with water. Okay? So it doesn't matter. Kung nakaganyan, kung ano man malaglag dyan, isusunugin. Okay, lahat ng pangkuha, panghawak ng halaman, susunugin din. Yung kamay, huwag. If you're gonna use the knife, ganun din. Kaya lang, pag ganun, ang hawak ha. Kasi baka tumulo yung alcohol pag ganun. Eh di pupunta sa kamay mo, eh di, ganun naman. Makukontaminate ng bad breath. Okay? So, pag mainit na, may resting area, normally, petri dish or something, ceramic, you put on the side, dun naka-rest. So, ganun lang kasimple pala eh. Bakit tayo naghihirap magtanim? Okay.
if you get contamination, the first thing you do is to find out where the contamination is coming from. This, you need a little brain works. Mag-iipis kayo. Eh, isip. Okay? Isipin nyo, saan nagaling yung contamination? At huwag kayo maniniwala basta-basta sa chismis. Kung dito sa gilid, most likely, infected yon, tumulo dito. And that takes about 3 weeks. Yun mga delayed reaction yon. Delayed, saka later na mag-contaminate. Pero kung yung tissue nyo, ang mismong contaminated, maaaring yung sterilization nyo kulang. O kaya yung pinagsawsawan nyo, hindi kalinisan. Okay? So, if you have infection na iba't iba, ayun eh, sa laula na kayo. Kayo'y madumi. Magtrabaho. Okay? Normally, you get only one infection. Pag halong-halong infection yan, may bacteria, may fungus, eh, sa laula na kayo. Okay? So, you have to trace your infection kung saan nanggaling. Hindi pwedeng, na-infect. Eh, ngayon, pakialam namin dyan. Eh, ikaw nagtatrabaho. Eh. Alamin mo kung saan most likely nanggaling. You need to theorize yourself. Kasi ikaw ang yung mga movements mo, baka kailangan paltan. Yung pala eh, ang dinemonstrate sa'yo, ganan. Eh, kaliwete ka pala. Dapat pala ganon. Okay? So, nasa sa inyo na yung mag-adjust. Okay. So, we will plant some seeds inside, so you have to gather around the glass box. Okay na? Sige, bawi ito.